Pagpalang araw, so meron tayong unit gain guys na i-discuss about basic pointers pa rin kung ano yung main cause ng low power and then yung walang hatak and then total delay. So cylinder head ito guys, so makikita natin ngayon ng combustion chamber ng part ng cylinder head kung bakit nagkakaroon ng ganun na problema. So balik ka rin natin. So makikita nyo ngayon, ayan. So black talaga yung kanyang tatawag na yung bulb tip. So yung barbula mismo, yan, kita nyo yan, ito yung intake side. So yung maliit na butas is yung exhaust type. So yung mga block na yan guys, yan yung naging, yan tatawag ng mga carbon deposit. So once nagkaroon ng carbon deposit yung engine nyo, didikit na mismo yan, dyan mismo sa loob ng combustion chamber. So hindi na yan talaga matatanggal. So makita nyo, halos dikit na dikit na siya, charcoal na talaga siya. So hindi na yan siya ma-address kung hindi mo siya bubuksan. So yun ang nagiging cause ng walang hatak o walang power. Okay, so ibig sabihin yung barbula mo, kailangan mo na mag-undergo ng bulb resetting. So yun ang titingnan natin ngayon, yun ang ituturo ko sa inyo, basic pointers na paano tirahin, paano mag-bulb resetting ng isang barbula. Tatawag lang bulb set resetting. So madali lang yan guys, yan yung basic na ituturo natin sa inyo na tutorial na to. So hindi mo mabidyoan isa-isa, mahalaga makuha nyo yung basic pointers. So, bago kayo magtira nito, ikinakapa yan kung pantay ba o hindi na. So, once nalubog na yung barbula mo, ibig sabihin, ano na siya, kailangan na siyang i-machine shop. Okay? So, magkatanggal ka na ng barb set. So, machine shop tayo guys. So, okay, nandito na kami sa machine shop. So, ngayon, ito na siya. So, ang gagawin natin dito is, babaklasin natin to. So, para makita nyo yung paano siya tanggalin. And then, paano din siya i-re-repair. Tulad ng ganito. Ayan. Kita nyo, puro cylinder head. So, mamaya isa-isa natin yan guys kung paano nyo ginagawa yan. So, yun yung unit natin. Ano po yung cylinder head? Halos lahat yan. So, dito kami ngayon sa machine shop ng mga cylinder head. So, ngayon, ito na yung unit natin guys. So, ang gagawin nila ngayon is tatanggalin nila yung mismo yung camshaft overhead, yung dual cam. So, tanggalin mo na yung bolt and then tanggal mo na yan. Basic pointers, kung magtatanggal kayo ng tatawag na cup ng camshaft cup. So, kailangan, kung wala siyang numbering, kailangan lalagyan nyo siya ng timing. Okay, so, kayo mismo yung magta-timing para once nag-halo-halo na yan, guys, pag tinanggal nyo. So, hindi kayo maliligaw kung saan yung exact location ng bawat cup. Okay? So, yun yung basic pointers na dapat mong malaman. So, dapat yung tandaan talaga yan, guys. So, natanggal na natin yung dual overhead camshaft. So, ang gagawin naman natin, yung bulb lifter naman, yung mga piso, yung mga bilog na nandito mismo sa ano natin. So, yun yung pyesa. So, ang gagawin natin ngayon guys, magtatanggal tayo. So, bago tayo magtanggal, kailangan muna nga nambiran. So, hindi yan pwede magkabalibaligtad yung mga piso na yan, yung mga bulb lifter na yan. So, hindi yan pwede. So, ito pa lang tinitira natin before ko makalimutan. Ito tinatawag na self-adjustment bulb train mechanism. So, ibig sabihin, hindi mo na yan siya ma-tune up ng rocker arm type. So yung filler gauge na ano, dahil pag mag-tune up ka nito, kailangan buo mismong cylinder tatanggalin mo. So ayan na guys, nagtatanggal na tayo ng mga bulb lifter mechanism. So makita nyo naman may numbering yan, so ingatan nyo talaga yan guys. Okay, so ayan, natanggal na natin yung bulb lifter. So lumitaw na yung tatawag na mismo yung bulb lock nya, tsaka yung tawag na barbula, yung bulb tip, then yung bulb spring. So assembly yan. So bago pala kayo magtatanggal ng tawag niyan ng barbula, so ibig lalagyan niyo ng marking. So ibig sabihin, kung kayo yung first time na magtatanggal ng engine o yung mag-overhaul ng engine, basic pointers, kailangan mag-marking kayo guys. Ibig sabihin na ikaw mismo gagawa ng sarilong marking para pag kinabit mo yan, alam mo kung saan siya nakalocate yung bawat barbula kasi naka-setup na yan eh. So makikita niyo yung marking, ayan, may number 2,
di ba? So malinaw talaga siya. Okay, number 3. And then yung number 4, ibig sabihin wala nang marking yun. Automatic na yun for now. So kailangan alam mo yung marking mo. Okay, so para hindi ka maligaw. So kung nagmarking ka sa intake side, ganun din sa bawat ano, sa intake tsaka sa exhaust. So kailangan may marking din yan. So dahil ano to, 16 valve to, so 8 intake and then 8 exhaust na barbula. So yun yung mga basic pointers, guys. Kaya makikita nyo, minamarkingan talaga yan. So hindi pwede markingan dahil malilito ka at magkakaroon ng problema kung halimbawa nagkabalibaliktad yung sistema ng pagkakabit-kabit mo. So mahalaga yung marking, guys. Okay? So yun yung basic pointers para makuha nyo yung saktong paraan ng pagtira. Okay, so tapos na tayo mag-marking. So magtatanggal na tayo ng valve lock. So ayan, kailangan meron na kayong tools pang tanggal ng valve lock. So may halo yan sa gitna, yung pinupukpok na yan, para mag-eject lang yung kanyang valve lock. So matanggal mo na yun. Kasi hindi pwedeng mawala yun, guys, yung natawag yung valve lock. Kasi pag nawala yung valve lock niyan, mahirap maghanap ng kapwa niya valve lock. Okay, so ako nahirapan talaga ako as a mechanic. So ingat ka sa maliliit na bagay. Dahil maliliit yan pero napaka-importante yan. Mahirap yan tulad nito. Yan mga valve lock na yan. Mahirap yan hanapin, guys. So totoo lang. Minsan na nagkakahanapan talagang umabot ng mga buwan bago ka makakita. Ganun siya kahirap hanapin. Okay lang sana kung maraming pesang available sa area, yung area. Madali lang. Pero paano kung mga bukid-bukid, mahirap na hanapin. Okay, so yung mga basic tsaka pointers, guys. So silipin natin, guys, yung valve lock. So ayun, maliliit lang yun, guys. So kung 16 ang yung barbula, so times 2. Yan. So wala na siyang valve lock, makita mo na yung valve shim. Yan, gumagalaw na. And then yung valve ring. So okay na, ready for pull out na siya. So ayun na, tinatanggal natin, guys, yung valve ring. So ganun na siya kasimple. So sa mga nagtatanong sa akin, so ito yung pinaka the best way kung paano mag DIY na mga magsarili kang tanggal ng valve spring. So pwede ka rin maglapping yan, guys, kung medyo alam mo na. So basta mahalaga na makuha mo lang yung sistema na hindi ka magkakalito nito kung paano mo titirahin. Okay, so silipin natin yung valve ring, guys. Ayan siya. So sa valve ring, basic pointers pa rin, may iba niyan, baliktaran niyan. So dapat alam mo rin paano siya ikabit, kasi minsan ang pagkabit nito, pag hindi mo alam, yun, nagkakaproblema yan. Dahil yung palo ng spring iba. Okay? So tandaan niyo mabuti yan, guys. Kung magtanggal kayo, kailangan ko din magbalik. Okay? So ayun, natanggal na natin yung buong mechanism. So pwede mo natanggalin yung mga barbula. So yung mga barbula niya, bago mo alu-aluin, kailangan may timing mark yan. So naka-timing mark naman tayo, pwede at pag-alu-aluin, guys. So yun yung basic pointers pagtira ng mga ganitong bagay. Okay? Shout out kay sir, siya yung titira nito. Yeah. So check natin, guys, yung kanyang valve tip. Ayan, oh. Kita nyo yung valve tip niya, may mga carbon na siya. So nandiyan nagiging cause ng low power. Ayan, oh. May mga kalawang na iba. So kailangan talaga siyang i-undergo ng valve resetting. Okay? So empty na yung ating cylinder head. So ngayon, ang gagawin natin, mag-i-start na tayo mag-cleaning. So check muna natin. Ayan, yan, nasa loob mismo yung valve guide. Okay pa naman. So yung valve seal lang ang papalitan dyan. Okay, so okay na siya, guys. So ang gawin natin, mag-start na tayo mag-lapping. So ito yung sistema kung paano siya nilalapping, guys. Ayan. So yan yung basic pointers kung paano ka mag-lapping. So kailangan alam mo rin yung ilalagay mo dyan na grinding compound. So meron dalawang klase yan, fine tsaka coarse. So una ka muna yung coarse, pinakalas na yung fine. So hindi natin magkatagal dito, guys. So basic pointers pa rin ang tuturo ko sa inyo para mabilis tayo. So maglalagay kayo ng course, namlamin nyo yung birada. Okay? So yan, pag makuha nyo na yung ano, okay na, saka na kayo mag-fine. Parang liha lang yan na manipis. Okay? So yung isa naman makapal, yung isa naman manipis, so final yun. So ganyan lang ang sistema, guys, kung magba-valve resetting kayo o yung valve lapping. So ito yung tawag na valve lapping. So yung valve resetting, iba yun. Hanap tayo isang sample, guys, para makita nyo yung pagtira ng valve resetting. So ito yung tatawag na valve lapping. So ilalapping mo siya para matanggal yung mga carbon deposit, bumalik yung setting talaga para walang loss compression na mangyayari. Okay? So talagang setting na setting talaga siya. Yan yung tawag na valve lapping. So tandaan nyo yan, guys. So basic pointers pa rin yan. So simple lang yan pero napaka-importanting bagay yan. Okay, so ngayon, guys, pagkatapos natin mag-lapping, at pakita ko sa inyo yung paano yung mag-valve resetting. So tara, let's go. So ito yung natawag, guys, na valve resetting. So yung valve set, yan mismo yung yan sa gitna na yan. Hindi na natin tayo magpapalit. So ang gagawin natin dyan, ipapantay lang nila yan.
So kaya nga ang sasuggest ko nga sa aking mga client guys, kailangan na hindi natin na imanumano natin na mismo tayo magtira kung wala tayong gamit or tools. Dahil hindi natin kakayanin kung wala tayong tools. So kailangan meron kang mga matatalas na ano talaga dyan, mga bala, mga beads. So tulad nito ang kinikita nyo. So kailangan yan, pantay talaga yan guys. Pantay talaga. So kailangan mo talaga magpa-undergo sa machine shop. Bakit? Kasi yung machine shop may tools talaga na kompleto yan. So although kaya man natin yan, pero kung kahit gaano ka kagaling, kung halimbawa wala ka namang tools, wala kang saktong gamit para dyan, imbis na gaganda yung trabaho mo, papangit, masisira pa yung unit. So kailangan mo talagang ipa-undergo sa machine shop. Although kaya mo naman, pero kung may tools ka, bakit hindi naman, di ba? So marami nagtatanong sa akin pagdating sa ganitong paraan. So makita nyo guys, ayan o. So finished product na yan. So ganyan siya kasimple. Pag after mong tirahin, ito na mangyayari sa bulb set mo. Malinis na siya, pantay na siya. After mo mag-bulb setting, mag-undergo ka naman sa bulb lapping. Kaya magiging setting talaga siya. Kaya magulat ka. Pag pinandar yung makina mo, malakas ang sipa. Bakit? Wala siyang loss compression. Kasi nga, setting na setting talaga. So yun yung mga basic pointers guys. Paano mo malalaman yung mga technique kung paano mo siya titirahin. So at least may idea kayo pagdating sa machine shop. So hindi kayo may ignorante. Makikita nyo, ganyan o. Yan ang tirada. So kailangan meron talaga kayong kakilala ng machine shop na marunong talagang tumira nito guys. Kasi kung wala kayong kakilala nito, mahirapan talaga. Makikita nyo, binubura niya yung parang kanal. Okay? So pag natanggal na yon, okay na yan, pantay na yan, saka idadaan undergo na sa bulb lapping. Tingnan nyo guys, tingnan mo mabuti yung itim na yan. So tinatanggal niya, di ba? So ayan siya. Nagiging setting siya, kaya tatawag na bulb resetting. So mahal ang labor niyan guys, o mga 1,000 plus something. So kita nyo na, di ba? Plain na siya, so pantay na siya. So ganoon ang pagtira. So kailangan talaga mag-undergo kayo sa machine shop. So yun talaga yung mga sinasuggest ko lagi sa aking mga kliyente guys nga nagpapa-overhaul sa akin. So hindi ako, kaya ko man tirahin yan guys, pero problema lang yung mga gamit kasi nito, special tools ito. So napaka-importante dito. So kailangan na biyasa ang titira para once mag-overhaul kayo, pag magkabigay ng engine, walang problema, walang balik-balik yung trabaho dahil nakakapagod mag-back job ng trabaho, libre na. Okay, silipin natin guys yung finished product na nagginawa sa bulb setting. So ayan na yung finished product guys. So almost ang ganda niya, makinis. So balikan natin yung ating unit. So yung ating pinatrabaho. So ito na siya guys. So almost done na rin siya, tapos na rin siya. So binalikan na namin ito kahapon lang. Okay, so ayan na. Ayan yung mga finished product ng kabilang side naman. So sa Honda Civic naman din daw yan. Ito na yung sa atin. Ayan, so malinis na. So kailangan talaga, yun na, andyan na yung bulb seal, nakakabit na rin. So set up na. So ikakabit-kabit na lang yan guys. So tingnan natin yung ilalim, yung sa bulb set niya, yun o. Wow, so ganyan yung finished product guys. So hindi natin kakayanin kung tayo lang magmamano-mano nito. So kailangan, makaya man pero matagal. Mas maganda sa machine shop na talaga, para perfect talaga yung set up. Kita nyo, makinis talaga o. Pantay na yan dahil pinarisira surface natin yan. So yun lang, maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. So bye-bye and God bless. Thank you. Bye.
You'll be alright.